Ito na guys, nabuo na natin. So, installan na natin ngayon ang Windows. Yan, Windows 11. Good day guys! Welcome back to our YouTube channel! LJ Family Vlogs. Time out po muna tayo sa Travel Vlogs kasi magbubuo tayo ngayon ng gaming PC featuring these specs. Itong MSI Mag B550 Tomahawk. AM4 yung socket niyan, so ibig sabihin AMD Ryzen yan. Yeah, so ito po yung ating video card. Ito yung Gigabyte GeForce RTX Gaming OC na 3070 edition. Ito yung mga ano niya, specs. Meron siyang RGB Fusion 2.0 protection, metal backplate. Tapos meron siyang wind force 3 times cooling. So tatlo yung ano niya, no? Tatlo pala yung fan. Nice one. Tapos meron siyang high heat pipes, enhanced heat dissipation, cooling. Yan, ano natin, ilalagay natin yung price sa description below. CPU, AMD Ryzen 5. Na Ryzen 5 5600, yan. Ryzen 5 5600 na 6-thread or 6-core, 12-thread processor. So, okay na to para sa ano, mga gaming. Para sa Roblox, TLJ. Ito yung ating RAM. T-Force Delta DDR4 Gaming kasi masyado pang mahal yung DDR5. Dito muna tayo sa DDR4. So, ano naman to? Capable pa rin naman to kasi ano siya? 3600 yung ano niya, yung bilis. 3600 MHz na 8GB kada stick. So, dual channel para mas okay yung pag ano, yung performance natin. Power supply na Seasonic 80 plus gold. Yan, 80 plus gold yan para talagang siguradong ano, protected yung PC components natin sa mga electrical ano, surge. SSD, 1TB na crucial in solid state drive. Yan, 1TB yan. Dito natin nilalagay yung OS. NVMe SSD na ano, Kingston solid state drive. Yan, ito yung kanyang bilis, 3,500 megabytes per second yung ano, read tsaka write speed niya. Lian Li na Lancool 1 Digital, ating PC case. Yan, unbox na natin. So, una natin isi-setup is itong MSI Mag B550 Tomahawk AMD na motherboard. So, kasi nga pala pagka tayo nag-open po ng ano ng motherboard, dapat siguraduhin natin na wala tayong ano, static electricity sa katawan. So, dapat hawak muna tayo sa anumang solid metal. Ito siya. Ayan. Wow. Mayroon siyang sticker ng MSI. Yan, mga manuals. Ito yung drivers. Pero wala naman na siguro gumagamit nito kasi yun, CD. Puro download na yung generation natin. MSI Join Reward. Tapos, yan. Kapal na manual. So, ito yung screw. Itong mga screw na to, usually mga ano to eh. Screw ng para sa NVMe. M.2. So, una nating kakabit is itong CPU. Yan, AMD Ryzen 5. Ito yung CPU niya. So, ingat tayo guys ha, kasi pagka ano, ganitong Ryzen na AM4 na socket, ano yan, hindi siya kagaya ng sa Intel na ano, solid yung mga pin. Ito kasi mga naka-usli yan eh. So, yan o.
Nakausli yan. So pagka merong naputol dyan o nabali, malamang di nag-umandar yung CPU natin. May kasama na rin pala siyang ano, Ryzen 5 sticker. Cooler. Ito yung maganda sa ano eh. Sa Ryzen, maganda yung ano niya. Yung cooler niya, kahit stock cooler lang. Mas maano, astig yung ano, aesthetic yung tsura niya. Compare dun sa mga Intel na ano, parang sinauna yung style. Meron na rin pala siyang ano, yung thermal face. Yun na natin ilalagay is itong CPU. Yan, sa paglagay ng CPU, makikita natin it, kung nasaan yung mark. Ito, may mark siya dyan. Kung nasaan yung mark na yon, tapos yung mark din sa motherboard, ito. Yan, dapat magkalinya yan. Otherwise, hindi siya gagana rin. Yan. Pwede mong ganyan-ganyan niya no, para siguraduhin ano, tight na siya or in place na. Tapos, yan. Yan, in place na yan. Yan, para makabit natin yung stock cooler dito, kasi merong nakalagay dito na ano, lagayan ng cooler para sa mga AIO siguro to or yung mga heat pipes na cooler. Tagalin muna natin yung naka-install para po maikabit po natin itong stock cooler ng Ryzen 5. Yan, pag naglagay tayo ng ano, ng thermal face, yan. Kahit small amount lang na ganyan. Tapos, nasa inyo kung gusto nyong i-spread yan. Meron sa mga binibenta kasing mga thermal face na ganito. Mayroong kasamang spreader yan eh. So, nasa inyo kung gusto nyo i-spread or hindi na. Ito yung stock cooler natin. Yan, T-Force Delta. 3600 DDR4 8GB dual channel. I'm following you, take me up into the sky. So pag-install po na ating RAM, kailangan makita natin itong pinaka ano niya. Parang ngipin niya dito. Is i-align natin yan dito. Sa RAM slot. Makita natin sa camera yan. So pag-install po ng RAM is ano, ito. Una munang paluluwagin ito or i-push down mo yan. Second, tsaka port slot ng RAM. Yan, okay. Yan. Dito po siya i-ano. Dito natin ikakabit yung CPU cooler. Ito yung paglalagay ng ano natin, ng OS. Itong NVMe M.2 na SSD na Kingston. So dito na dito po natin kakabit yung ano yung NVMe dato M.2 dito sa M.2 slot yan. Dito po yung ano slot ng NVMe. So ito yung M.2 slot natin. So guys, siguraduhin nating tatanggalin natin yung ano plastic kasi may plastic to. Para sa thermal pad. Kasi pagka naiwan natin yung plastic, baka mag-overheat yung ano natin eh. SSD na NVMe.
na yung ano natin, motherboard. So ikakabit na natin siya sa ano, Lian Lilan Cool One Digital premium na case. Tayo sa pagtatanggal ng tempered glass. So ito na po, na-set up na po natin itong D&D na case. So i-install na natin itong na-set up din natin na motherboard. Itong motherboard natin, yung ano niya, yung sukat niya is ATX. So full size siya para sa mid-tower na case like this Lian D Plant Cool Digital One. So sa pag-install po ng motherboard, kailangan ano, nakasiguraduhin natin na nakalapat yung ano natin dito, IO, input output device, nandito siya. Yung di natin napakita kanina, may kasama na siyang nakabox ng mga screw itong Lian D na case. Ah, may kasama na rin pala siyang ano, tawag dito, mga cable ties. So yung ano ah, yung sukat ng screw na kailangan natin para sa pagkabit ng motherboard. So ito na, nasa huling ano na, yung madugong part. Yung pagkakabit ng mga ano, mga wires dito sa motherboard. Unahin natin dito is yung itong mga HD audio dito yan. Ito na po yung ano, part na pinaka siguro ayaw ng lahat. Pinaka ayaw ng lahat na ikabit. Ito yung mga ano, yan. Power switch, yan. HDD, LED. Yan. Pero nasa manual naman yan guys kung mahirapan kayo. Yan, refer to your manual na lang. So yung pagkakabit kasing yan, dapat in order yan. Halimbawa, itong hard disk drive LED flash, dito siya sa 1, yan o. 1 flash or 1 positive, 1 negative. Yan, tapos itong reset switch. Ganun din, nandito siya. So yan, di ba 1? So ito, kasi nasa 1, 3, 5, 7, 9. Ito naman yung 2, 4, 6, 8. So kung anong number yan, dapat doon natin yan ikakabit. So hindi yan pwedeng mag-rumble. Hindi mag-o-open yung computer natin pagka nagkamali tayo ng pagkabit yan. So siguraduhin na lang natin na tama yung pagkabit. Refer to your user manual na lang ng motherboard natin. Okay. So kakabit na natin. Ito yung power switch. So ayon dito, yung power switch is nasa 5 and 7. So yung 5 and 7, ito siya. 1, 3, 5, 7. So katabi siya ng 9. Dito 5, ito yung 7. Oh. Tapos sa hard disk drive LED na HDD LED. Kabit naman siya dito sa 1 and 3. 1 and 3, okay. Hard disk drive. Ayan, nakabit na natin yung ano, front panel. Sunod naman itong ano, front panel connector ng USB 3. USB 3.0 para sa mas mabilis na copying ng mga files.
So sa pagkabit nitong USB 3 connector, hahanapin natin dito sa motherboard yung nakasulat na JUSB 3. Ito, yung nakasulat dyan, JUSB 3. Tapos kung saan yung merong ano, mark na ganyan, meron din yung mark dito sa motherboard. So yun yung tamang pagkakabit. Kabit na. So, ito namang HD audio. Yan, HD audio. Nakikita natin sa motherboard. Kakabit natin to sa dito sa JAUD1 or Audio 1, JAUD1. Yan, kasi bali ano to, naka 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So ano lang siya, siyam na butas lang yan ah. So kung nasa yung walang butas, doon natin siya ikakabit. So ito yung na walang butas, nasa taas yan banda. So pag ganyan yung pagkabit natin. Ganyan, yan. Sa taas kasi yung ano nito eh. Walang isang ngipin, kulang ng isang ngipin kasi siyam na ano lang to. Yan, nakabit na natin yung mga front panel connectors. So ikakabit naman natin itong mga ano, PC case fan. Ito palang Lian Lil Lancool Digital 1, meron siyang ano, meron na siyang built-in na dalawang PC case na fan. Ito naman, kakabit natin siya sa motherboard na mayroong sign na sys, ano ba to ang nakalagay? System fan. Ito, masyadong mahaba. Siguro paradaanin natin sa likod yung ano, yung wire nito. Para maganda tingnan, madinis yung cable management natin. So kasi malaki tong case natin, so mas maganda kung mamamaximize natin yung space since wala pa tayong AIO na water cooler. Gamit na lang muna tayo ng mga ano, generic fan ngayon for the meantime. So kinulang na yung ating budget. Ito yung mga napili natin generic fan. Maximize natin yung mga space na wala pang anong fan. Yes, this is our power supply, Seasonic Focus GM750W. Rating niya is 80 plus gold. Para siguradong walang power surge, protected yung ating setup na yung 3070 Magic Euro card natin. Here's one of the palettes of manufacturer. Ah, meron na naman ano, cable ties. Ganda ng tsura. Semi-modular, ito yung ano, para sa mga hindi kailangan, kung konti lang naman yung hard disk mo, pwede hindi mo ikabit yung iba dyan. Tsaka yung PCIe. So ito yung mga kailangan talaga ng isang ano, this component, yung CPU yan para sa CPU, tapos sa mismo motherboard sa power supply. Para sa motherboard yung socket, tapos ito yung para sa CPU fan or CPU power, para sa video card o para sa video card yun. Yan guys, kasi meron tayong mga motherboard na meron ng ano, re-installed o kasama na pala yung USB Type-C. So itong motherboard na to, itong D550 Tomahawk ng MSI, marap din na para sa USB Type-C. So yun iba kasi wala or bago lang sa technology natin. Ito yung para sa Type-C na USB connector. So itong Type-C connector na to, dito siya ikakabit sa JUSB4. Nakikita natin yan sa manual, JUSB4. So ikakabit lang natin ganyan yan para gumana yung
front panel na merong front panel tsaka yung back panel meron pala tong ano ha. Meron siyang USB Type-C para sa mga smartphone natin. So ayan guys, ikakabit na natin yung mga fan. Ayan, para sa setup natin na ano, papasok tsaka palabas na hangin sa case para maganda yung airflow. So dito sa taas, meron muna tayo dito. Ayan. Ito yung pasok na hangin or inlet. Ayan. Papasok na hangin to. Kasi dito sa gilid, yung palabas, yan. Outflow yan, outflow. Para ibubugin niya yung masamang hangin. Hindi siya utot ta, yung ano, yung mainit na hangin. Wala ko masamang tao. Masamang hangin. Masamang tao. May mga rubber pads naman tong mga ano natin, mga kahit generic fan lang to, may mga rubber pads yan. So kahit na umaandar siya, hindi yan magbabibrate. I-absorb niya yung ano, yung noise tsaka vibration. Okay, so kabit na natin yung ano, magnetic dust filter yan, magnetic dust filter. Yan, so guys, ito na yung ano, climax ng ating PC build unboxing. Ng Gigabyte GeForce RTX 3070. Reinforced 3 times cooling. Ganda, pati box. So sa pagpakakabit po ng ating GPU o video card, kailangan nakalapat or nasa flat surface. Ipapahiga muna natin yung ating case para talagang siguradong lapat na lapat yung ating video card or GPU. Tapos sa pagkabit na or pag-install, meron pa kasing screw yan dito. So kung saan natin ikakabit yan, dito sa PCIe na to, tatanggalin natin yung screw nito. Kasi baka kinabit nyo tapos may screw pa, tatanggalin nyo na naman. So siguraduhin tanggalin muna to, kasi dito yung magiging output nitong Gigabyte na GPU natin. Meron siyang display port, may isang HDMI, meron uling dalawa pang display port. So total, tatlong display port, isang HDMI. So sa pagkabit, i-unlock muna natin to. Merong pang-unlock yan, parang clip. Tapos tatanggalin muna natin itong screw na ito, kung saan natin ilalabas yung output nga. Yan po, tanggalin po muna natin ito ha, kung saan natin i-output yung video card natin. Yan. So i-scroll na lang uli natin ito dito para sure. So yan guys, nakabit na natin tong dalawang screw yung kinabit uli natin para siguradong stable siya. Tapos yung power supply na nandito. A few moments later. Yes guys, tapos na nating i-set up or i-assemble yung PC natin. So ito na siya. Unang boot niya, yan. Kabutihan palad, gumana naman. Tapos yan, siniset up na natin yung BIOS ngayon. Kasi pagka hindi natin siniset up yung BIOS, ang magiging speed lang ng RAM natin is yung default na 2400 MHz. So yung T-Force Delta is 3600 MHz. So i-overclock natin sa dito
punta tayo sa BIOS, tapos click natin itong overclock. Tapos yan, dito sa frequency, DRAM frequency, DDR4 3600 yan, DDR4 3600, tapos dito sa memory try it, dapat i-click natin yan, dito sa 3600, 18, 22, 22, 42, kasi yun yung nasa specification ng team group, yan, 18, 22, 22, tapos 1.35 volts din yan, so i-configure din natin yung voltage mamaya. Specifications lang kasi dito, ayan, 1.35 volts. So instead na 1.4, 1.35 lang natin yan. 1.350. Yung ano naman natin, yung Ryzen 5 is hindi siya yung 5600X, yung ano lang to, Ryzen 5 5600, so hindi siya overclockable. So as is lang yung CPU specifications natin. Hindi na natin yung gagalawin. Ayan. So kasi bagong ano pa lang to, bagong boot. So installin pa natin to mamaya ng Windows 11. Siya nga pala guys, pag-install pala ng Windows 11 kasi mayroong requirement tong Windows, tong ginawa ng mga Microsoft, mga magagaling na utak ng Microsoft. Kailangan daw i-configure yung trusted computing. So dito tayo sa settings, tapos security, tapos yan, trusted computing, dapat is ano yan, i-enable natin to, yan, AMD CPU TPM, tapos dapat dyan naka-on yung TPM device, o yan, TPM 2.0 device mount. Ibang mga motherboard kasi hindi naka-on. So kapag hindi naka-on yan, hindi tayo makakapag-install ng Windows 10 o kahit Windows 11. Ito na guys, nabuo na natin. So, installan na natin ngayon ang Windows 11. Meron tayong ginawang ano dito, yan. Bootable na USB. Download lang tayo sa Microsoft website. Tapos mag-install. Mag-create tayo ng installation media. Yan, ginawa natin bootable. Bootable USB. Yung USB kasi dapat mga 8 GB minimum nun. So okay naman yung USB natin kasi 32 GB naman yun. So mag-install na tayo right now ng Windows 11. Different.
Everything is different, boy. Try not to dwell on it. Yes, sir. Guys have the lead. Thank you for watching this video about building a PC. We hope that you found it informative and helpful in your own PC building journey. Remember that building a PC can be a fun and rewarding experience, but it can also be challenging. If you're new to PC building, don't be afraid to ask for help from friends or online communities. There are many resources available that can provide guidance and support as you navigate the process. Always remember to take safety precautions when handling hardware components and to carefully follow the manufacturer's instructions.
Double check your work before turning on your PC for the first time, and don't hesitate to troubleshoot any issues that may arise. Building a PC is a great way to customize your computing experience and create a system that meets your specific needs. We hope that you enjoy the process and end up with a PC that you're proud of. Thank you for subscribing to our YouTube channel. Your support means a lot to us, and we're thrilled to have you as part of our community. By hitting the like button and leaving a comment, you're helping us improve our content and create better videos that resonate with our viewers. We also appreciate it when you share our videos with your friends and family. Word of mouth is a powerful way to spread the word about our channel and help us reach more people. We hope you continue to enjoy our content and look forward to hearing your thoughts and feedback in the future. Thank you again for your support and for being a part of our YouTube family.